Ikaw, Romel, talaga ang kitid ng pag-iisip mo. Bakit ayaw mo gumana? Mukha pang put na kumbuya mukha mo. Pansinin po natin, pakinggan natin mabuti ang video ito ni Dino Diaz. At during this time, mga kapatid, kasama niya dito, The Big Four. Yan. So, si Dino Diaz na ang magsasalita. At pakinggan niyang mabuti ang kanya pong sasabihin. Labi ng tagapadwa, amo ang labing pinalangga sang santo. Labi ng tagapadwa, amo ang labing pinalangga sang santo. Labi ng tagapadwa, amo ang labing pinalangga sang santo. Ito daw ang pinakamamahal ng mga ng isang rebolto. Ito daw ang pinakamamahal ng mga ng isang rebolto. Ito daw ang pinakamamahal ng mga ng isang rebolto. Yan. Napansin niyo po ba, mga kapatid, ang binasa niya, pinakamamahal daw ng santo. Yan. Pero ang kanyang pangkahulugan, para pala sa kanya, mga kapatid, ang santo pala ay rebulto. Dito pala, mga kapatid, sa tinatawag nating comprehension o sa pagkakaunawa sa binabasa ay may problema na. How much more po, mga kapatid, sa pagbabasa ng Biblia? Dito ay ginamit nila ang aklat katoliko at pilit po na pinipilipit ang katotohanan upang gawing kasinungalingan. Nitong nagpapakilalang original Baptist faith defender na si Dino Diaz na hanggang ngayon ay wala pa ring mukha. Bakit kaya? Bakit ayaw mong humarap? Mukha pang put ng unggoy ang mukha mo? Busa ining syudad sa Padua, lumabaw man sa ibang syudad sa bugos nga kalibutan. Oh, ito. Mas lalo daw ito, Brother James, na nakilala itong lugar ng Padua sa ibang pungsod. Yan. Take note of this, mga kapatid. Nilagyan nila ng caption na worshiping image. Caption nila yon, mga kapatid. But not the context. No? Hindi po ang context. As you can notice sa mga nakakaunawa ng Hiligay nun at sa mga nakakaunawa talaga ng venang ito, mga kapatid. At sa nakausap ko rin pare na ngayon, during those time, mga kapatid, ay hindi pa siya ordained priest. No? Nung naghamon ng debate itong si Dino Diaz, mga kapatid, hindi pa yung ordained priest. Eh, ang pangkahulugan kasi ng Baptist ay iba sa konteksto o pangkahulugan talaga o sentido talaga ng novena na ginagamit nila. As you can notice, no? Introduction pa lang, mali na, no? Sabi niya kanina, ang binasa ay santo, pero ang kanyang ipinaliwanag, rebulto. Ibig sabihin pa lang ngayon, mga kapatid, pag nakabasa pala itong si Dino Diaz ng salitang santo, it will be automatically for him ay rebulto na. Isang malaking pagkakamali yan. Patuloy natin at tapusin natin mamaya, mga kapatid, ha, kung gaano ito kayabang ang Dino Diaz na ito at mapaninindigan ba niya ang salitang binitawa niya dito. Matagal-tagal na pala ito, mga kapatid, no, na videong ito. At malalaman natin kung kailan ito nagawa. Kasi meron akong conversation na ipapakita sa inyo to trace kung kailan talaga nangyari ito. So matagal na. Sa ibang lugar? Bugos nga kalibutan sa pagtahod. Ito? Ayan. Mga kapatid, pakinggan nyo po. Ang word po na pagtahod sa Hiligay nun, it is a respect. Pagtahod, respect. Pero, no? Paano ba ito gagawing kasinungalingan nitong si Dino Diaz? Sa Pagalang daw, mas lalong kilala yung lugar ng Padua sa Pagalang daw kay Padua. Yan. Mas lalong nakilala daw na naginalang ang lugar na Padua sa kay Padua. So, ibig niya sabihin, mga kapatid, na si San Antonio di Padua kasi si San Antonio ay taga Padua. Ayan. Pagdebosyon. O, may pagdebosyon naman, oh. Oh, ayun. O, may pagdebosyon naman, oh. Kita niyo na, mga kapatid, lumalabas sa kanyang bibig ang salita. Ewan ko kung nauunawaan ba niya. Ano ba ang kahulugan ng debosyon para sa iyo? Wala namang mali sa debosyon. Wala namang mali sa pagrespeto. Kagpagsimba kay San Antonio kag ilagin pili nga patron. Yan. Eto, mga kapatid, ha. Tingnan nyo po dyan, no?
sa naka-yellow na yan, mga kapatid, it is very clear po dito, dito po mismo, sa naka-yellow ito, ay klaro po dito, mga kapatid, ha? Dito po, mga kapatid, klarong-klaro, ha? Sa yellow line na yan, babasahin natin, the reason eh, nga pagkilala niya sa pagkahimtang sang Diyos, gumika ng pagsimba, kagpagdayaw niya sa dako, nga daw subong sang nakita gid sang iya mga mata sa luwas. Kag gintingwaan sa pagkilalaon, pagsimba, kag pagtahuron man siya sang iban nga mga tao. Deklot, mga kapatid, ang tinutukoy po dito sa konteksto ay sasambahin ang Diyos. Okay? Sasambahin ang Diyos. Adoration to God. But never been mentioned here, mga kapatid, na ipinapasamba bilang Diyos si San Antonio de Padua. Kita nyo kung gaano ka mandaraya itong si Dino Diaz, mga kapatid. Yan. Malinaw. Santos Ribulto. Ano mga Ribulto? Malinaw daw, mga kapatid. Santos daw Ribulto. Para sa kanya kasi, pag Santos, Ribulto na agad. Maling konsepto, maling konteksto. No? Kaya palitan mo na yan, Brother Dino, ang iyong understanding. Patron, pag sinabi yan, San Vicente Ferrer. Ano yung San Vicente Ferrer? Di ba may ano yan, may revolto yan dyan sa simbahan nyo dahil nagkaroon ng milagro dyan sa lugar ninyo? Ikaw, Romel, talaga ang kitid ng pag-iisip mo. Ayan, ha? Eto, bakit ako nagre-react talaga sa video nito? Dahil he mentioned my name. At sinabi niya pa, makitid daw ang utak ko. Tingnan natin, mga kapatid, kung sino ang makitid ang utak dito. Pamakin mo, ha? Santo ang binasa pero ginawang ribulto? Sino ngayon ang makitid ang utak? Yan. So, itong masasabi ko sa'yo, no? Sa susunod, nagagawa ka ng content dyan sa vlog mo na magkaka-income ka na parang scammer. Yan. Galit na galit siya dahil gumawa daw ako ng content na para magka-income na parang scammer. For your information, Dino Diaz, I never meant to have this before. I was just encouraged. First by Brother Jando, and then by Father Darwin. And then for now, because I am telling the truth, sasabihin mo yan? O bakit yung content nyo ba? Ano ba yung pinaka-intention yan? Yan, ang pinaka-intention yan, kung titingnan natin, mga kapatid, ay manira lamang ng kapwa. Kasi ang bunganga nitong si Dino Diaz, walang ibang alam, kundi, ano, mangutya. Pakinggan nyo po mabuti ang bunganga nito. Tingnan nyo po ang kanyang Facebook account. Wala nang muka, puro pa pangungutya ang kanya mismong pinagsasabi. Naintindihan mo bang sinasabi mo? Ayaw ko ng bugok na kausap. Pagtiisan mo na yung kasama mo sa comment section, Brother Reigns, si Jason na banga. Okay. Mong gamitin ang pangalan namin. Huwag mo rin gamitin ang pangalan ko. Okay? Bakit hindi ko babanggitin ang pangalan nyo? Eh, kayo nagpakilala na kayo Original Baptist Faith Defender at kayo mismo ang tumira din sa akin. I was just created after the debate of this Dino Diaz and Brother Kenneth Bustamante because he was using the novena of the Catholic. I was then reacting, no? For I am a Catholic because he generalized the Catholic. Katoliko ako, natural magre-react ako doon sa video. Then after that, mga kapatid, a day after, gumawa sila ng reaction. Apat sila. The big four daw sila. Ako lang isa yun, ha? Pero the big four sila. Kahit pinagtulungan nila ako, mga kapatid, but then, pinagpatuloy pa rin natin. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya talaga sa atin. Hindi ang kasinungalingan. Kita mo? Makitid daw ang utak ko. Pero, santo, gagawing ribulto. Labi ng taga-Padua, amo ang labing pinalangga sang santo. Oh, ito daw ang pinakamamahal ng isang ribulto. Kailan nangyari yun? No? No. Ito ang punto por punto na hindi makapuntos, walang imik nga eh, tanggap yung katotohanan, ikaw na takot ka naman sa amin. Aya, ito mga kapit ha, pansinin nyo, takot daw. Okay, tingnan natin ha. Ayaw mo naman lumantad kung saang pitch makipag-debate. Ito ha, ito na. Kasi unang-una mga kapatid, sa comment section ni Brother Jun Ray na kanya pong na-post noon, a year ago, ay naghamon itong si Dino Diaz. Ako yung hinamon niya. Then I accepted that challenge. Pakinggan niyo mabuti kung ano yung sasabihin niya dito, mga kapatid. Para kang lata, no? Latang walang laman, napakaingay. Yan, para daw akong lata walang laman, napakaingay. Pero mga kapatid, ano ba yung parang lata na
na walang laman na pakiingay. Ito ba yung pangungutsa ng kapwa? Naintindihan mo bang sinasabi mo? Ayaw ko ng bugok na kausap. Hindi ba ganon? Sige. Napakaingay. Ganon kasi Brother James, paglatang walang laman, napakaingay. Naintindihan mo bang sinasabi mo? Ayaw ko ng bugok na kausap. Malapit ka lang naman pala dito sa akin. Hindi ba tayo pwede mag-meet? Gusto mo? Yan. Ito. Maganda yung sinabi niya, mga kapatid. Malapit ka lang pala dito sa akin. Hindi ba tayo pwedeng mag-meet? Eto, gusto niya makipag-meet sa akin, ha? Tingnan natin kung mag-meet talaga, makikipag-meet talaga ito. O baka naman, mauwi na lang ito sa pagkakabahag ng kanyang buntot. Ilibre pa kita ng pamasahe. Yan. Take note, ha? Ililibre daw ako ng pamasahe ni Dino Diaz. Yan. Sinabi mismo ni Dino Diaz yan. Ililibre daw ako ng pamasahe. Tapos, debate tayo? O, magdidebate daw kami. Okay? I-live natin. Face to face. O, i-live namin daw face to face. Okay. Okay ako sa face to face. Tapos i-live. Okay. Puntahan talaga kita kahit yan sa syudad. O, pupuntahan niya daw ako kahit sa syudad. Ito mga kapatid, ha? Gagasto pa ako dyan eh. Ilibre pa kita ng pakain eh. O yan. Kita niyo mga kapatid? Gagasto pa daw siya. Sabi ni Dino Diaz mga kapatid, ay, ililibre pa daw niya ako. No, nagmamagaling at nagpapahambog pa itong taong to, tingnan natin mga kapatid ha, alam nyo ba anong nangyari? Nung nagka-challenge kami sa comment section ni Brother John Ray, nag-PM talaga ako sa kanya. Eto po mga kapatid, ako ang unang nag-message dito kay Dino Diaz. Ha? Ano yung una kong na-message sa kanya? Ay ganito po, napansinin nyo po mabuti mga kapatid. Eto po yung unang conversation po namin. Sabi ko sa kanya, good ibro. Sabi ko, saan, Tagalog ko na lang, saan ka banda sa Guimaras? Kasi sabi niya taga Guimaras siya. Sabi ko sa kanya, okay ba sa'yo? Kasi yung hamon niya sa akin, kahit saan sa Iloilo. So, kahit saan daw sa Iloilo. No? Ibig sabihin, no particular na town in Iloilo. Ilo, kahit saan daw, yun yung hamon niya sa akin. At narinigin po mga kapatid, siya daw yung, kahit siya pa daw magpamasahe sa akin, at papakainin niya pa daw ako. Tingnan natin ngayon, ano ang mangyayari dito. Sabi ko sa kanya, okay ba sa'yo na sa Badyang Anilaw, tayo mag-debate? Kasi maganda yan, parehong hindi ating lugar. At least public ang debate. Yan ang sabi ko sa kanya. Ano ang sagot niya sa akin mga kapatid? Ang sabi niya, sa'yo yung gagasto sa akin ha. Pero ito ha, sabi niya, invite ka ng kapitan, police, para sa seguridad, ha? Hindi pwedeng walang pulis at kapitan sa venue para safety. Yun. Oh, grabe. Permit pa! Moderator pa! Pulpit pa! Kailangan comfortable ang area, walang ibang tao sa pagdidebatehan. Public, ha? Pero walang ibang tao sa pagdidebatehan. Anong gagawin namin doon sa areang yun? Sabi niya, sa video, mga kapatid, na naalala niyo yung sinabi niya sa video? Pakinggan natin muli yung last part ng video, sabi niya. Malapit ka lang naman pala dito sa akin. Hindi ba tayo pwede mag-meet? Gusto mo? Ilibre pa kita ng pamasahe, mag-debate tayo? Yan. Gusto ko daw, libre niya pa ako ng pamasahe, mag-debate lang kami. Ito ay kahambugan. Kahambugan yan. I-live natin. Face to face. Puntahan talaga kita kahit yan sa syudad. Gagasto pa ako dyan eh. Ilibre pa kita ng pakain eh. Ayan. Kita niyo mga kapatid kung gaano po siya kayabang. Pero noong ako na mismo ang nag-PM sa kanya, ang dami-dami niyang demand. Dapat daw may kapitan. No? Tapos ako pa mag-invite ng kapitan, pero siya itong mayabang na naghahamon sa akin ng debate. Permit pa, moderator, pulpit. Tapos kailangan comfortable at walang ibang tao sa pagde-debate yan. Dalawa lang kami. Anong gagawin namin doon? No? Paano naging public yun? Sabi ko sa kanya, sabi ko, grabe naman yung demand mo. Pero ikaw mismo ang matapang na naghamon sa akin ng debate. Sabi mo, pa-schedule sa Iloilo, tapos pupunta ka. Ngayon, bakit nag-iba ang timpla? Seguridad? Sabi ko, bakit? Ano ba yung kinatatakutan mo? Sabi ko, mas maganda dahil ikaw ang naghamon, no? Dalawa tayo ang maghanap ng mga demand mo. Pero mga kapatid, Hindi pumayag si Dino Diaz sa dalawa kami ang hahanap ng dine-demand niya. Demanding na siya, mayabang pa. At alam niyo ba sa conversation namin mga kapatid, wala siyang maisagot na matino sa akin. Puro pangmumura, pangungutya, yan ang mga pinagbabato niya sa akin. Ha? Sabi ko sa kanya, dalawa tayo ang maghanap dahil matapang ka naman na mag-challenge mo ako to debate. Sabi ko, pero ayaw niya pa rin sabi niya, sabi ko sa kanya, ganito na lang. Dahil taga Guimaras ka, mag-pre-debate muna tayo. Sabi niya, hindi na pwede yung pre-debate. Sayang oras.
Ito ba marunong magaling ito si Dino Diaz sa debate? Eh bakit po mga kapatid, bakit po hindi niya alam ang pre-debate? Marunong ka sa debate pero hindi mo alam yung pre-debate? Wow naman. Wow mali, no? Wow na wow. Grabe. Ito, yan. Nag-demand sa akin kahit saan daw sa Iloilo. Pero nilagyan niya ako ng isang lugar lang sa Haro Plaza. Alam niyo po mga kapatid, during that time, yung Haro Plaza po, ay hindi pwedeng ma-venuean yan dahil inaayos pa. Anong klaseng utak meron ng taong yan na doon ka mag-venue sa inaayos pa? Ang sabi sa akin, ng kaibigan kong pare na ngayon, sabi niya, bakit sa Haro Plaza? Doon na lang sa katedral. Eh, hindi kasi ko masama kapatid eh. Kahit anuman ang pilit ko sa kanya na humarap sa akin kahit siya mismo ang naghamon, ay hindi po talaga humarap. Ang dami-dami niya po mga kapatid na alibay. Na iba yung timpla niya. Ito pa no, sabi niya, haharap sa akin face to face pero na iba. Sabi niya, dapat daw online na lang para walang gasto. Wala na iba daw na iisipin mo, wala nang abala sa oras. Hindi ako pumayag mga kapatid sa kanyang gusto. Sabi niya, matapang siya, sinabi niya na, eh malapit ka lang pala dito sa akin. Di ba? Mga kapatid, pakinggan niyo mabuti yung sinabi niya. Sa pagmamayabang niya, ay hindi niya pala kayang panindigan. Ang kanyang pagmamayabang, pakinggan niyo mabuti. Malapit ka lang naman pala dito sa akin. Hindi ba tayo pwede mag-meet? Gusto mo? Pwede! Pwede tayo mag-meet! Kaya lang, hindi ka makikipag-meet. Natapos ng usapan natin, hindi ka pa rin makikipag-meet sa akin. Ilibre pa kita ng pamasahe. Ililibre mo ako ng pamasahe? Pero ikaw yung nagdi-demand? Ako lahat ang maggagawa? Pero ikaw ang matapang maghamon? Saan ngayon yung tapang mo, Brother Dino? Alam niyo ba mga kapatid, puro pangungutya at puro pagmumura ang naabot ko to sa kanya sa conversation namin. Puro ganoon. Puro pangungutya, puro pagmumura. No? Ito po, meron sa mga, tapos sabi niya daw, talo na daw ako. Pero mga kapatid, wala siyang isang salita. Kailan hindi siya humarap sa akin. Yan, pangungutya po mga kapatid, ang kanya mismong mga pinagsasabi. Hindi siya matinong kausap. Hindi siya matinong kausap mga kapatid. Ewan ko ba kung bakit hindi siya matinong kausap. Isa lang na bagay ang nasisiguro ko po. Natapos na, lumipas na ang ilang taon. Pero mga kapatid, wala pa rin nangyari. At alam nyo ba, it was September 14, 2022, nag-message ako sa kanya. Dahil nag-challenge siya sa akin na magde-debate kami. Pero 2024 na po, almost 2 years of waiting. Wala pa rin. Dahil hindi siya haharap. Dahil hindi niya kayang panindigan, ang sabi niya, napupuntahan niya daw ako na kahit siya pa daw ang magpamasahin sa akin, pero marami na siyang demand dito mga kapatid. Ayan, bisto na, bistado na, at kilalang kilala niyo na po kung sino siya. Ayan, so wag na po kayo magpauto dyan kay Dino Diaz na napapakilalang Original Baptist Defender, pero hindi naman pala kayang panindigan ang salita na kanyang binibitawan. Yan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, magpakailanman. Amen. Bakit ayaw mong humarap? Mukha bang putang unguy ang mukha mo?